Hello, ako si Dr. Lacan Cortez. Bagong doktor lang ako sa Pilipinas. Naisipan kong gumawa ng video tungkol sa iba't ibang COVID-19 vaccines na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA Philippines. So ito ay isang representation ng cell ng tao. Alam kong kasama na ito ngayon sa high school curriculum ng Pilipinas, yung kung paano ba gumawa ng mga proteins ang mga cells, pero para maintindihan nyo talaga kung paano ba tayo nagkakaroon ng sakit ng COVID-19, at kung paano ba gumagana ang mga vaccines, ay kailangan nyo itong matutunan, ang central dogma of biology. Pag may nagsabi ng genes, kadalasan ang ibig sabihin nila ay DNA. Makikita ang DNA sa loob ng nucleus. Ang nucleus, pag nagpadala siya ng mensahe palabas ng cytoplasm, gamit niya ang RNA. Itong impormasyon na babasahin ng ribosomes para makagawa ng protein. So for example, ako, isang normal healthy adult, na-expose sa SARS-CoV-2, may tatlong posible mangyari sa akin. Una, pwedeng walang epekto sa akin yung virus. Kasi kahit na-expose ako, nakasuot naman ako ng face mask, face shield, nag-alcohol ako agad ng kamay. So, hindi kumapit sa akin yung virus, wala ako naging sintomas, at wala ako naging infection. At hindi ako makakapagkalat ng virus sa ibang tao. Ang masama, kung ginawa ko na lahat ng protection sa sarili ko, sumunod na ako sa mga protocols, pero noong na-expose ako, nakapasok pa rin yung virus sa katawan ko at nagawa niyang kumabit sa cells ko at nagkaroon ako ng infection. Gumagamit ang SARS-CoV-2 ng spike proteins para ma-infect ang mga cells ng tao. Yung virus kasi, ang genes niya ay nakalagay sa RNA. Pag nakapasok ang RNA ng virus sa cytoplasm, nanghihiram siya ng ribosomes at saka siya gumagawa ng proteins para makapagparami. Kapag may infection na ako, magkaroon man ako ng sintomas o wala, malamang sa malamang, nakakahawa na ako sa ibang tao. Kaya ang pangalawang posibilidad na mangyari sa akin ay maging asymptomatic patient ako. Tapos syempre, yung iba nagkakaroon ng mild symptoms. Minsan, moderate to severe na kailangan mo ospital, yung iba nakaka-recover, yung iba namamatay. Kung ako ay na-infeksyon at hindi naman ako namatay sa COVID-19, dadating ang panahon na matututunan ng immune system ko kung paano labanan ng virus. Magkakaroon ako ng natural acquired active immunity at hindi na ako muli magkakaroon ng malubhang sakit dulot ng SARS-CoV-2. Dito na ngayon papasok ang pagpapabakuna. Bali, nagsisilbing training ng immune system natin ang vaccines para mabigyan tayo ng laban sa SARS-CoV-2 kahit na hindi pa tayo na-infection. Ang tawag dito ay artificially acquired active immunity. So preview ulit sa table na to. Ito yung tatlong brand ng COVID-19 vaccines na may emergency use authorization ng Philippines. AstraZeneca Oxford mula sa United Kingdom, BioNTech Pfizer, originally a German technology pero binili ng USA, at Sinovac galing mainland China. Paano ba gumagana ang mga bakunang ito? Pabalik tayo ngayon sa central dogma of biology. Ang AstraZeneca Oxford vaccine, o AstraZeneca for short, ay gawa sa recombinant DNA mula sa parte ng genes ng SARS-CoV-2. Gumamit ang mga scientist ng ibang virus, adenovirus ng chimpanzee, tinanggal nila yung DNA ng adenovirus na yon at pinalitan nila ng DNA na nagco-code para sa spike proteins ng SARS-CoV-2. Pag itinurok mo ito sa tao, ay papasok yung genetically engineered virus sa cell at yung kanyang DNA ay gagawa ng RNA at gagawa ng proteins. Yung spike protein na ito ay ginagamit ng immune system natin para makapag-develop ng immunity laban sa COVID-19 virus. Pagdating naman sa Pfizer-BioNTech o Pfizer vaccine, parang ganun din ang storya. Ang pinagkaiba lang, sa halip na DNA sa loob ng adenovirus, ang ginamit nila mRNA sa loob ng micelle o parte ng cell membrane. Mas madali yung proseso na ito kasi diretso na sa paggawa ng proteins. Pagpasok ng mRNA sa cell, magkakaroon ng spike proteins, magkakaroon ng immune response. So ano naman ang pinagkaiba nila sa inactivated coronavac vaccine or Sinovac vaccine, gawa ng Sinovac China? Sa halip na magbigay siya ng impormasyon katulad ng DNA or mRNA, kumuha ang mga scientist ng SARS-CoV-2 virus, nagparami sila nito sa isang culture at pinatay nila ito gamit ang isang chemical. Yung mga patay na virus, inipon nila iyon at inihalo nila sa Sinovac vaccine.
Ito yung nagsisilbing source ng spike proteins, basically mga bangkay ng virus. So since nag-inject ka ng proteins, magkakaroon ka pa rin ng immune response. Ito actually ay isang lumang technology na, lumang vaccine technology kumpara sa na-develop ng Pfizer-BioNTech at AstraZeneca-Oxford. Inactivated vaccine ang gamit natin sa maraming klase ng bakuna na mayroon tayo ngayon, katulad ng mga flu shots, DPT, sac polio, rabies, marami pa. Pang-araw-araw na natin ginagamit ang mga bakunang ito, kaya ang ibang doktor kinukonsidera nila na ang Sinovac vaccine ang pinaka-safe sa tatlong mga bakuna na may emergency use authorization sa bansa natin. Pero syempre, importante pa rin na tingnan talaga natin ang data. Side note, alam kong nabigyan na rin ng emergency use authorization ang Gamaleya vaccine ng Russia, pero naisulat ko na kasi yung script ko bago ko mabalitaan, kaya hindi ko na siya isinama. Siguro gagawa na lang ako ng video para sa Gamaleya vaccine sa susunod. So ito na, tunay na, vaccine table na tayo. Pag-uusapan natin kung gaano ba talaga sila ka-epektibo. Ngayon pa lang sasabihin ko na ang tatlong bakunang ito ay almost 100% effective sa pagtigil ng malubhang klase ng COVID-19. Ibig sabihin na to, maaari ka pa rin magkaroon ng sakit, maaari ka pa rin ma-infect, pero mababa na chance mong magkaroon ng malubhang sakit at mababa na chance mong mamatay. Pero, pag kasi pinag-uusapan natin ang efficacy, kadalasan ang gusto talaga nating malaman ay kung protektado ba tayo sa sakit tulad ng SARS-CoV-2 kasama yung mild at moderate symptoms, hindi lang yung severe symptoms. Ito yung mga percent efficacy na mga kadalasan yung makikita sa infographics na available sa internet. Ito rin yung inirelease na data ng DOH sa kanilang COVID-19 vaccine table. Nilagay nila na ang AstraZeneca daw ay may 70.4% effectiveness. Pero yun ay yung overall efficacy lang ng vaccine. Kung titingnan natin sa phase 3 interim analysis na makikita sa reference ko sa description sa baba, ang nangyari sa pag-aaral nila, yung ibang subjects nila ay nabigyan nila ng standard dose sa unang bakuna at standard dose sa pangalawang bakuna. Yung iba naman ay binigyan nila ng half dose o low dose sa unang bakuna tapos standard dose sa pangalawang bakuna. Kaya makikita natin yung numbers na ito, 62.1% at 90.5% efficacy depende sa dosage. Hindi natin alam kung bakit ganun yung naging resulta, pero yun yung lumabas sa data. Kaya yun yung pagbabasihan natin. Yun din yung rason kung bakit sa pagpapabakuna natin ng AstraZeneca sa ating mga frontliners ay low dose standard dose ang vaccine protocol na ginagamit. Gusto kasi nating makuha yung 90.5% efficacy laban sa symptomatic COVID-19 infection. Ang efficacy naman ng Pfizer ay 95% laban sa symptomatic infections. Yun talaga yun. Phase 3 interim analysis yun, kaya wala na rin ako masyadong masabi dun. Pagdating naman sa efficacy ng Sinovac, nagkaroon ako ng problema. Kasi, noong natapos kong isulat yung script, wala pang published phase 3 trial ang Sinovac at hindi ko alam kung saan ko pwede ma-access yung kanilang unpublished result. Mayroon akong phase 1 to 2 trials na nasa description din, pero hindi ko kasi maikumpara sa Pfizer at AstraZeneca kasi sobrang iba ng study design nila. Iba rin yung study objectives ng mga phase 2 trials. By the way, kung may access kayo sa mga phase 3 interim results ng Sinovac, comment nga kayo kasi gusto ko rin makita. Pero kung wala naman, okay lang kasi mas gusto ko rin mabasa yung published peer-reviewed studies na kapag meron na tayo. Ang gagawin na lang natin ay maniniwala tayo sa eksperto natin sa Pilipinas. Kasi ganun din yung sinasabi ng mga eksperto sa ibang bansa. Sabi sa Brazil, 50.4% to 78% efficacy daw. Sa Turkey, up to 91% efficacy daw. At sa Indonesia, 65.3% efficacy daw. Yun din naman yung numbers na ginamit ng DOH sa kanilang vaccine table. Next topic natin pagdating sa efficacy ay yung protection sa infectivity ng SARS-CoV-2. Naalala nyo ba yung tatlong posibleng mangyari sa atin kapag na-expose tayo sa virus? Pwede tayong ma-infect na may simptomas, pwede din naman tayo ma-infect pero walang simptomas. Dahil sa mga asymptomatic infections, maaari tayo makahawa sa ibang tao nang hindi natin nalalaman. Dahil sa research design ng AstraZeneca, nagawa nilang mapatunayan na ang kanilang bakuna ay kayang magbigay ng proteksyon laban sa SARS-CoV-2 infection, hindi lamang sa symptomatic infection. Ibig sabihin, kaya niyang mapigilan ang asymptomatic infections. Hindi pa natin alam kung kaya rin ba yun ng Pfizer or Sinovac.
Yun ay dahil sa pinagkaiba ng kanilang research design at research focus. Okay, pagdating sa adverse effects, halos pareho lang ang Pfizer at AstraZeneca sa sintomas na kanilang nireport sa kanilang research. Ang kaso lang, eh mas madalas nating makikita yung mga sintomas sa mga taong nabakunahan ng AstraZeneca kumpara sa Pfizer. Ganun din kung ikukumpara natin sa Sinovac. Ilan sa mga posibleng mararanasan natin ay sakit ng ulo, panghihina, masakit na kasukasuhan, lagnat, posibleng mahirapan kayo sa mga posibleng maging sintomas. Yung pakiramdam na hindi ka naman nag-gym, tapos bigla kang nag-gym, tapos kinabukasan sobrang sakit ng buong katawan mo. Baka sa sobrang sama na pakiramdam mo, eh mapilitan ka mag-leave sa trabaho para lang makarecover. So malaking concern yun kung may importante kang lakad ilang araw pagkabakuna. Siyempre, posibleng mangyari ang mga sintomas ng yun sa lahat ng vaccines, pero ayon sa pag-aaral, mas madalas daw makita yung mga side effects sa AstraZeneca kumpara sa Pfizer at sa Sinovac. Pagdating sa Sinovac, ang nilagay lang nila na madalas na side effect ay pain on injection sites. Nilagay din ng DOH na posibleng magkaroon ng allergies at convulsions. Importante natin ding maintindihan na lahat ng bakuna ay may risk for allergies at anaphylaxis. Kailangan nating aminin yon. Pero sabi ng World Allergy Organization Anaphylaxis Committee, okay lang naman daw yung risk kumpara sa benefit. 1 in a million lang naman daw yung chance mong mag-anaphylaxis. So kung ikaw yung 1 in a million, medyo special ka. Medyo malas ka din. Sana hindi naman malala. Ang target vaccine coverage ng DOH ay 70% ng population ng Pilipinas. So about 70 million ang babakunahan, expect natin at least 70 na tao ang magde-develop ng anaphylaxis. Kumpara natin yung 70 sa 12,000 na taong namatay na sa COVID-19 so far, on top of indirect deaths kasi puno na yung ospital, on top of sirang ekonomiya, on top of maraming nawala ng trabaho, on top of sarado yung mga schools, tapos yung mga canceled vacation plans natin, alam nyo na yan. Tapos, may concern din daw tungkol sa blood clot. Ayon sa pag-aaral, hindi naman daw related sa vaccines yung blood clots. I agree, kasi sobrang rare naman ng mga events. At malamang sa malamang, nagkataon nga lang yon. Pero syempre, gusto nilang seryosohin yung mga reports kasi ay baka nga naman totoo, kaya pag-aaralan natin. At syempre, posibleng politically motivated din or media exaggeration, pero no comment na tayo doon. Stick lang tayo sa ebidensya. As of now, walang link ang COVID-19 vaccines sa blood clots. Isa pang importanteng impormasyon. Ang advantage ng Sinovac at AstraZeneca kumpara sa Pfizer ay yung kung paano sila iimpok. Ang kailangan lang para ma-maintain ng cold chain ng AstraZeneca at Sinovac ay 2 to 8 degrees centigrade, parang normal na temperatura ng ref. Kayang-kaya natin yun. Ang problema kasi sa Pfizer, negative 80 to negative 60 degrees centigrade ang kailangan niya sa ultra-cold storage. Ilang parte lang ng bansa natin ang may ganun. Kaya naman mas madaling mag-deliver ng AstraZeneca at Sinovac kahit na sa malalayong probinsya, kaya yun yung ipapadala natin. Pagdating sa presyo, mura daw ang AstraZeneca kasi kahit na private company sila, non-profit daw ang paggawa nila sa vaccines. Sa Pfizer, private company, for-profit, kaya medyo mas mahal. Tapos sa Sinovac, hindi ko alam. Pero private company rin kasi ang Sinovac kahit na partly funded sila ng Chinese Communist Party, gobyerno ng mainland China. Pero yun, hindi ko talaga alam kasi hindi naman nila sinasabi. So kung ako, pipili ng vaccine. Pipiliin ko yung kaunahang available na vaccine na i-offer sa akin. Libre ito para sa lahat ng Pilipino, binili gamit ang utang ng bansa natin. Kahit na alin naman sa mga bakuna ay napatunayang safe at effective. Pero kung may choice ako sa tatlong vaccines, lahat ng vaccines ay available, mamimili na lang talaga ako, eh sana AstraZeneca yung ibigay sa akin. Kasi importante sa akin yung dagdag na protection laban sa asymptomatic infection na sa ngayon, AstraZeneca lang ang may ebidensya tayo na may kakayahang gawin. May dagdag kasi na pampalubag-loob yung galing ko sa ospital, nabakunahan na ako ng AstraZeneca. Alam kong mas maliit na yung chance ako na may dala akong SARS-CoV-2 infection pag uwi ko sa bahay. Kahit pa na mas malala yung maging sintomas ko pagkatapos kong bakunahan. Okay lang sa akin yun. Pero kung naunang i-offer yung Sinovac tapos matagal pa yung iba, tatanggapin ko na rin. Kasi mas okay yung mabakunahan na ako ngayon
kasi halos sigurado na akong hindi ako magkakaroon ng malubhang COVID-19 at mababa na yung chance akong mamatay. Malaking plus din yung less side effect ng Sinovac. Siyempre, may iba pang konsiderasyon ng gobyerno natin. Una, supply shortage. Buong mundo may kailangan na vaccine, so nag-aagawan talaga lahat. Tapos siyempre, may socio-geopolitical component din yun. Pero wala na tayong comment doon. Again, stick lang tayo sa ebidensya. Disclaimer time. Doktor ako, pero hindi ako doktor nyo. Kung may mga tanong pa kayo tungkol sa pagpapabakuna, tanungin nyo sa personal na doktor nyo. Kasi personalized na ang approach natin pagdating sa healthcare. Marami pa rin kasing ibang clinical considerations. Paano kung buntis? Paano kung may hypertension o diabetes? Paano kung bata? Paano kung may allergies? Paano kung may HIV infection? Tanong nyo lang lahat ng yan sa mga doktor nyo. Bago naman kayo bakunahan, kakausapin kayo at i-screen muna kayo para lang malinaw. Pangalawa, sa totoo lang, may hirap magkumpara ng mga vaccines kasi hindi naman talaga pareho ang kanilang mga study design, study population, timing kung kailan sila ginawa. Kung gusto nyo, tingnan nyo yung description sa baba. Meron doon isa pang link ng YouTube video gawa ng box, Why Can't You Compare COVID-19 Vaccines? Lastly, bagong doktor lang ako. Kung may nasabi ako sa video na to, nasalungat sa sinasabi ng mga infectious disease experts natin or sa mga researchers or sa mga spesyalista, malamang sa malamang, tama sila. Marunong lang naman ako magbasa ng published research. Yung eksperto, sila mismo ang gumagawa ng mga research papers na yun. Kung gusto nyo, mag-deep dive tayo sa literature ng iba pang vaccine brands or pwede nating bisitahin muli itong tatlong vaccine brands na napag-usapan natin sa future pag meron ng mga additional published research. Malamang, ang unahan kong gawa ng video ay Gamaleya vaccine. Ihimayin natin yung ebidensya. So, comment lang kayo kung interesado kayo. So, bale, ito yung unang YouTube video ko. Welcome sa channel. Sana mag-improve ako sa susunod. Share nyo sa friends nyo kung sa tingin nyo ay worth it i-share sa pamilya nyo o sa kaibigan nyo para alam ng mga kaibigan nyo at pamilya nyo kung ano yung tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccines. Pwede rin naman na i-PM nyo to sa crush nyo para meron kayong pag-uusapan para hindi kayo nauubusan ng topic. Excited na rin ba kayong magpabakuna? Kasi ako, oo. Ako si Dr. Lacan Cortez. Hanggang sa susunod, ingat kayo lagi. Good luck and have fun.